Ikaw ba ay isang baguhan na vlogger? At hindi pa gumagamit ng thumbnail or naglalagay ng thumbnail sa YouTube videos mo? Keep watching, guys! Hello people in the Philippines! Welcome again sa aking YouTube channel, ang Frida's Vlogs! So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail, kung paano mag-edit ng mga photos, ng text, at saka maglagay ng background sa ating mga thumbnail. Tapos, tuturuan ko kayo kung paano ba maglagay ng thumbnail sa ating mga YouTube videos. Kasi yun talaga yung nahirapan ako noong una. Kaya gusto kong ituro sa inyo yung pinakamadaling way para maglagay ng thumbnail sa ating mga YouTube videos. Pero bago yun, gusto ko munang ipaliwanag kung ano ba itong thumbnail. Bakit ba kailangan mag-effort tayo sa ating mga thumbnail? Ano ba yung halaga ng isang thumbnail? So, yung thumbnail, ito yung parang mukha ng ating videos. Diba? Kasi minsan tumitingin tayo sa mga magagandang picture or yung pag-edit ng mga pictures at saka ng mga title ng isang vlog. So, kaya mabilis maklik na yung videos na mayroon talagang thumbnail kasi na-attract tayo. Ganun yun. Para siyang ano, physical appearance natin, di ba? Mabilis tayo magtanong sa pangalan ng isang babae kapag sobrang ganda yung isang babae. Di ba? Naku-curious agad tayo. Oops, ang ganda nito, di ba? Parang ganun rin yun sa ating mga thumbnail. Sobra pag nag-e-effort tayo at pinaganda natin yung thumbnail natin, talaga maku-curious talaga yung mga manunood ng mga vlog. Kaya, yun yung halaga ng isang thumbnail. So, ngayon, dadali ko na kayo sa aking tutorial. Kaya, let's go! Punta tayo sa, sa Play Store. Tapos, install natin si Pixelab. Dahil ako meron na akong Pixelab, i-open na lang natin. Okay? So, kayo na wala pa, i-install nyo lang siya, guys. Sobrang dali lang naman mag-install. So, ito, pag binuksan nyo yung Pixelab, makikita nyo yung patibang kulay na background. So, ako mahilig lang talaga ako sa white. So, pag nalagyan nyo na kung anong gusto nyong kulay, pindutin nyo yung tatlong dot. Tapos, hahanapin nyo si image size. Ito, pindutin nyo si image size. Tapos, yung triangle na nakapailalim, pindutin nyo. Tapos, hahanapin nyo si YouTube thumbnail. So, nakikita nyo ba guys, si YouTube thumbnail? Ito yung pindutin natin. Tapos, i-okay lang natin. Tapos, pag naglagay tayo ng mga picture or photos, punta lang tayo sa plus sign. Pindutin natin yung plus sign. Nakikita nyo ba si plus sign? Ito yung pindutin natin. Tapos, from gallery. Hanapin nyo si from gallery. Tapos, pindutin nyo. Ito yung makikita nyo. Pindutin nyo yung picture. Tapos, i-crop nyo, guys. Para sakto-sakto lang siya yung size doon. Tapos, i-okay nyo lang. Check nyo lang. Tapos, i-adjust nyo. Okay. Para may space kayo sa title. Kasi mahalaga yung title na malagay natin ng maayos kasi yun talaga yung hahanapin ng tao pag nag-scan sila sa YouTube ng kanilang hinahanap na panonoodin. Okay? Lalo na yung mga tutorial. Pag nag-search yung tao ng isang bagay na gusto nilang matutunan, so, pag nag-search sila, maraming lalabas dyan. Pag maganda yung thumbnail nyo at ma-attract yung tao, yung thumbnail nyo, yung YouTube nyo, yung videos nyo, yung una nilang i-click. Okay? So, ngayon, maglalagay na tayo ng title.
So, nakita nyo ba si plus sign uli? Ito yung pindutin natin. Tapos, pindutin si text. Tapos, pindutin si lapis. Nakita nyo ba yung lapis dyan? Okay, yan ang pindutin natin. Tapos, pindutin uli si lapis. Yan ang lalabas. So, erase nyo lang yan. Tapos, gagawa na kayo ng title. So, halimbawa, how to edit thumbnail and essay thumbnail in easy way. It's a way for the big leader lahat for the new blogger. For the beginner. For the beginners. Okay. So, yun lang guys. Ah, question mark pala dapat. Okay. So, tapos, i-okay nyo lang siya. Yan. So, mapupunta na yan dito. So, ngayon, i-edit naman natin yung title natin para maging klarado na mabilis makita ng tao at ma-identify ng tao. Okay. Adjust muna natin. Okay. So, kung laki naman ata. Hindi talaga masyadong klaki yan para kumasya. Okay. Sa paddling. Yung paddling, ito yung mag-ano ng... Punta tayo sa... Ay, okay. Okay. So, ito yung guys. Pindutin nyo si size. D size. Okay. Kung gusto nyo kung anong kalaki yung mga letra na ilalagay nyo sa title. Na i-edit nyo sa title. Tapos, pindutin nyo si padding. Tapos, i-adjust nyo. Okay. Tapos, hindi pa siya. Punta naman kayo sa space. Para lalong maging ano yung litra natin, yung text natin. Adjust tayo sa... Okay. Okay. Yan na. How to edit thumbnail in easy way for the beginners. Space lang. Space lang. Okay. Gusto nyo lagyan ng... Okay, mamaya na. So, sa font naman tayo. So, anong gusto nyo klase ng ano? Gusto nyo ba ng chunk 5? Okay, try itong chunk 5. So, ligyan. Okay nga. Maganda na siya, di ba? Madalas talaga guys, dinalagay ko yung ano, yung title sa gitna kasi mas safe siya kasi napaka-importante ng title. How to edit thumbnail in easy way for the beginners. So ngayon, edit natin. Wait lang. Okay na ba yung picture? Tapos, sa picture tayo, okay, edit natin yung picture natin. Wala naman akong i-erase sa picture. Gusto nyo mag-erase ng kung anong gusto nyo i-erase. Punta lang kayo sa erase. Okay. Sa mga erase. Ayan. Click na kayo dyan. So, ako, color filter tayo eh. Kasi kailangan medyo rosy cheeks. Saturation. Okay na yan sa akin. Mga problema yung picture ko dyan. Tapos, lagay tayo ng logo ng Pixilab. Pixilab.
Okay, so ito yung easy way for the beginners. Okay. So ngayon, okay na siya, guys. Oh, ako, contento na ako sa ganito. Kasi ayaw ko naman ng sobrang kaikikan yung aking thumbnail. Gusto ko kasi simple lang talaga. So ngayon, i-save na natin. Yan, pindutin nyo lang ang save as image. Save to gallery. I-X nyo lang siya. Yan. So ngayon, andun na nakasave na yun sa gallery natin. Punta naman tayo sa kung paano mag-upload ng thumbnail sa ating mga YouTube videos. Okay. Okay. So, nakikita nyo ba YouTube, ang YT Studio? Ito yung pindutin natin para mag-upload, mag-add tayo ng ating mga thumbnail sa ating mga videos. Okay? So, pindutin na natin, guys. So, halimbawa, ito. Okay. Ano pala to? So, halimbawa, ito. Paano ako na scam? Okay. Halimbawa, ito, palitan ko ng thumbnail na ginawa ko. Pindutin lang natin yung lapis. Nakikita nyo ba yung parang lapis? Ito, pindutin natin. Yan. Uli. May nakita kayong lapis. Pindutin uli. Yan. So, nakikita nyo ba yung change? Ito lang yung pindutin natin para makapunta tayo sa gallery. Tapos, kunin natin yung ating ginawa kanina. So, yan na. Tapos, pindutin nyo lang yung select. And then, save. Yun na yun. Diba? So, back on na lang kasi hindi pwede na yan. Palitan ko to yung ano. So, yun lang guys pag nag-upload, nag-add tayo ng thumbnail sa ating mga YouTube videos. Okay? Sobrang dali lang, guys. Diba? So, yun lang. Okay? So, yun lang, guys. Sobrang dali, diba? Sobrang dali lang mag-edit ng mga thumbnail at kung paano maglagay ng thumbnail sa ating mga YouTube videos. So, hope natulungan ko kayo at makakatulong itong video na ito lalo sa mga baguhan na vlogger. Thank you so much. Lagi nating tandaan, lamang ang may alam dahil ang buhay ay weather lang. Thanks God and God bless us.